Sa isang kubo, doon kami ay tumira. Kasama ko ang aking barkada. Taupo. Tao po. Pai, makikihingi ng kape. Pai, makikihingi ako ng kape. Baka may kape ka dyan. Wala ko natin hindi. Wala. Sige po, salamat. Wala, meron ka dyan kape? Wala. Ate, meron ka dyan kahit bahaw? Hello. Agaw mo maligo ah. Sarap maligo. Sarap mag-swimming. Bata pa ako, ginaganyan niya ako ni mama, nililigo sa... Kasi huwag ka matakot. Hindi mo na ako masamang tao. Nagano lang ako, baka meron ka niyang kahit may katubig. Kung anong... Di pa ako nag-almusal kasi, gutong. Silante yung anak mo. Meron ka dyan, ti? Kahit counting kanin? Wala ko. Wala. Hindi pa kami nagkarain tanghali niyo. Hindi pa rin kayo nagkain. Pare-pares pala tayong... Invitation na yan sa akin. Ah, kahit kape, ati. Wala kayong kahit kape? Wala po. Walang kape. Wala talaga. Oo. Hello, bebe. Ilan na ito yung anak mo? Tatlo. Tatlo? Oo. Gali ako sa Bato Balani, lakad-lakad ako, nag-ipon ako ng gawaing walis. Napunta ako dito sa Mitabing Dagat dyan. Malayo-layo pa nalakarin ko, kaya nagugutom na. Ay baka sa kaya. Mayroon mang binigay si Kuya 5 piso. Ang lulim biskuit dyan. Tubig na mainit na lang natin, meron ka dyan? Wala din. Oo, talagang side na side, ano? Pwede ko ito mahinga itong lumang pawid mong ito. Gawin ko dyan pang puro pandong. Pabubong-bubong sa tuturog. Ah, pandugtong mo dito. Ah. Oo. Idudugtong mo dyan. Anong trabaho ni mister? Kakabod. Ay, kabod. Balat lupa. Hindi mamayang hapon pampira noon. Wala pang pera nga. Wala pa. Hindi, wala pang kayong pansaing yan. Yan ang buhay namin. Oo. Kahit kaunting bigas na lang, ako na lang magluto-luto. Marunong ako magluto sa dahon ng anahaw ay pabalot sa dahon ng anahaw. Tapos, lulubog ko sa buhangin. Maluluto. Kahit kaunting bigas lang. Kahit bigas po dito kami. May bigas, kunti lang. Ay, wala ka lang po paglulutuan. Dahon lang ang anahaw, nilulutuan ko. Marunong ako dun. Lulubog ko sa buhangin, takpan ko ng kaunting buhangin. Tapos, gagatungan sa ibabaw. Naluluto yun. Ilan taon ka nag-asawa, ti? Parang bata ka pa. 17 ako na buntis. 17? Oo. 17, maaga pa. Pero ano to, yung iba nga 14 anyos. Nga 14 anyos nag-asawa. Buti nga ikaw 17. Itong panganay mo, babae? Hello. Kaya matakot sa akin, di ba ako masamang tao? Ito? Ay, nukunin mo na yan. Ah, sa akin na lang? Ay, hindi. Nagjo-joke lang si mama. Hindi man kita kayang buhayin, ano man papakain ko sa iyo. Kunti lang ate, kasi siyempre pansaing mo man yan mamaya. Kunti lang.
Okay na yan. Okay lang yan kahit bahaw niyo. May kaunting kanin. Okay na yan. Baunin ko na lang doon. Huwag ko na lang kainin sa tabing dagat. Mainit pa. Ay, bagong. Ay, oo. Bagong saing ko pa. Nagkain naman talaga kayo? Hindi pa. Nagkain lang. Gusto hindi pa kayo nakain. Ay, oo. Salamat. Marami. Bakit? High school ay maaaral na din. Sa iyo na lang itong 5 piso ko. Oh. Bili mong biskuit. Oh. Sa iyo na lang ito. O ito, sa iyo na lang ito binigay sa akin ni Kuya 5 piso. Sa iyo na lang yan. Pagbili mong biskuit. Ano sabihin? Salamat po. Kasi binigyan ako ng kanin. Anong ilaw nyo dyan paggabi? Wala. Ano lang? Flashlight. Flashlight. Yung cellphone. Oh, talaga. Wala pa kami nalang. Walang kuryente. Saka wala pang pambili nyo. Oo. Ay, kumusta naman kayo dito? Di man, wala naman. Wala naman may merisyo. Oo. May ilo pati may maluwan. Kasi baga nung nakaraan, nabaltaan ko rin yun yung sabi ng gasa ng estudyante. Di ba taga rito yun? Siya po, taga dito sa Talusan. Talusan? Talusan yata. Oo. Ano kaya? Nahuli na ba yun? Hindi. Hindi nahuli. Hindi ko po alam. Oo. Nabaltaan ko rin yun. Estudyante raw yata ang pinakialaman noon. Estudyante. No, medyo matakot ano. Hindi naman kayo dito na nangangamba sa ganun. Bagay lagi mo naman kasama si Mr. mo. Ito, salamat sa kanin. Oo, salamat sa kanin. Ate! Nalimutan ko tarong yung pangalan mo. May bibigay ako sa inyo. Salamat dito sa kanin. Huwag ka matakot. Natakot ka na sa akin. Oo. Oo, sige. Salamat. Salamat ng marami. Mabait ka. Ano to? Galing sa Batubalani hanggang dito. Lakad ako. Ikaw lang nagbigay. Naghingi ako ng kape doon sa iba. Di rin ako nabigay ng kape. Sa bagay, kung talagang wala, ano mo talaga ibibigay? Kung wala, ano? Tulad mo nga. Kahit kape wala. Kanin lang. Oo. Ibibigay ko sa inyo, ate. Huwag na po, sige na. Ha? Sige na po. Hello, baby. Ano? Sige na po. Hindi. Kung gawain kong walis, ang problema yung kutsilyo ko, naiwanan ko doon. Kaya di ko makakayasan. Ate, yung bang ano yan? Yung, yung nakatutok dito ng hawak-hawak ng lalaki. Ano yun? Yun ang tinatawag na ano? Ano bang tawag dun? Yun ang hawak-hawak ng lalaki o. Iyon ka para hindi ka doon naalis. Hindi, pinuntahan ko dun, sinilip ko. Ang nakikita ko, bahay nyo. Bahay nyo. Yun ang tinatawag na ano? Matulog na. Tutulog ka na daw. Yun o, oo. Natatakot ka sa akin, kuya. Nagsimula kang matakot. Naramdaman ko nung kwento ko yung tungkol sa ginahasang babae. Asya po. Oo, alam mo po, estudyante nga po yun, sabi mo. Saan ito mga kawail, nung nakaraan, mayroon ditong ginahasa na estudyante. Dalawa yung isang nakatakas. Mga vlogger po kayo? Oh. May nagpunta din sa akin dito ng kami po yun. Ay, kayo yun? Pero yung nanggasa, hindi pa nahuhuli. Kaya tinanong ko si ate kung kumusta na rito. Yun. Kaya nung pinag-usapan namin yun. Kasi doon po yun. Tapos pinaalis na kami kasi. Oo. Ano nga? Medyo delikado. Hindi. Bigyan mo hindi namin sariling bahay. Oo. Hindi namin sariling bahay. Oo. Tapos ito nga, hindi pa nga nakabaon. Ibinuha. Pwede yung ilagay ng ano mo? Lagay ka namin ng mic. Microphone yan para marunong ka. Oo. Ipit mo lang sa dami. Natakot talaga ako kay kuya. Nung pinag-usapan namin tungkol sa yung nabalita dito, nakita ko natakot si ate. So, binibigyan ko kasi siya ng ideya na maging listo sa mga estranghero. Yung isang gabi din minaramdaman din ako, wala din asawa ko, mga alas 12. Oo. Nasa ano yung asawa ko, nasa baryo, nagbabasketball. Kasi ano po, laban-laban nilang po sa iba-ibang barangay po. Oo. Tapos,
Di ko alam, may nagtutunog na plastic dito. Di ko sinili pa. Eh, takot ako magbukas yung peripod. Takot ako magbukas. Tapos parang umikot. Dalang beses, pumunta ulit dito sa likod. Di ko manapansin. Eh, di ko naman nakita kasi nga, madilid. Takot nga ako, kinakaba na nga ako. Kala ko nga yung asawa ko, tinatakot lang ako. Kasi matakotin talaga ako. Tapos, ano, bumabato, ay nagtataol po yung aso, papunta doon. Papunta doon, hinabol. So, dapat talaga may aso kayo dito, ng alaga. Siya po. Kahit dalawa man lang sana. Wala nga ang aso po at ano nga, ay kung nga sasawa ko, maghanap po ng aso kahit tuta. Kahit tuta, papalaki na lang natin. Ay, hindi naman po naghahanap. Tapos, katulad yun, misan kasi, na, mga kawain, hapon na nag-uwi. Galing sa highway, siguro mga 6 na kilometro yung binahin namin bago makarating dito sa kanila. Kaya medyo liblib talaga itong lugar nila. So medyo may mga krimen talaga ang nangyayari. Buti naman si ate, medyo listo. Kaya nang pinag-usapan namin yung tungkol doon. Pero natakot na po ako doon nung kadati. Kasi doon din, ginawan din ako noon na wala yung asa ko na sa Manila. Tapos tatlo kaming anak ko. Pero may ilaw naman. May ilaw sa loob. Pero sa labas wala. Sa loob lang may ilaw talaga. Tapos dalawang beses nagpunta, nagpaparamdam sa akin. Sabi ko siguro ay... Inaispayan. Opo, kasi wala akong kasama. Ay, ako lang. Kami lang yung mga anak ko. So, naintindihan ko pala mga kawail, kung bakit si Mr. nagtatsagat na misan maghapon, wala siyang kita, kasi ang hirap po si din ang ano dito, hanap po. Saka, yung nagkakabudbaga po ay minsan natatabunan sila, namamatay sila sa ilalim. Takot din mag-ano yun, takot din magkabud ng ganun. Naghanap na lang siya ng trabaho sa Manila ng iba kung magandang... magaragandang trabaho kasi para. Kasi yun ang problema pag naiwan ka dito. Ah. Yun nga po. Panagpunta po siya doon, sasama kami. Kaso po ay ang hirap kasi ano eh, bili lahat doon. Bili tapos mahumpaan ka pa ng bahay. Eh halos na lang wala kang makain kasi pambayad lang sa ilaw, saka sa tubig. Tapos bahay. Dito, may mga libre ay dito naman po ay libre naman lahat po. Gulay-gulay ano. Oo po. Bigas lang talagang wala. Ang problema. Gulay, meron naman po kahit magulay ka ng gabi dyan na talbos sa banu, ayos lang. Basta po ang ano lang ay bigas lang talagang importante. At walang so, may bibigay ano, kami sa inyo? Ano? Makatulog ng kaunti. Familiar ka sa amin. Natakot kasi ako kay kuya eh. Kaya sinasara ko na yung pinto tapos ano, ginukuha ko yung damit at sabi na tinatawag na ako nila eh. Tambang punta daw ako doon baka. Familiar ka man sa vlogger? Hindi naman po. Siyempre nakakapanood ako ng yung Kalinga Brab. Ah, Kalinga. Oo, yung tumutulong din yun sa mga estudyante. Tapos pag wala talagang ano, sa mga mahirap na katulad sa amin, ganun. Kami naman ay Wildlife PH, ang channel namin. Ay, papaba na lang ako. Napansin ko, ang lakas po ganung bahay mo pag ano. Siya po, at ano, hindi nga nakabaon po, hindi nga inintindi pa ng asawa ko. Minadali lang kasi ano, para makalipat siya kayo. Siya po, at minadali at nangihirap kasi dito makiano po sa ano. Kung narandaan mo kayo na ate, yun, makita mo siya. Takot po talaga ako. Tapos, ano, nahawa sana ako kay kuya, kasi simbita lang. Meron talaga akong ibibigay sa kanya, nag-ano ng kape, tapos kanin. Meron naman po ako ibibigay, kasi po ay, natakot lang talaga ako. Sabi ko, baka bumalik pa na naman ito ulit sa akin. Baka malay ko ay magbalik na naman bukas. Natakot talaga ako. Kala mo baliw. Siya po, kala ko nga eh. Bigyan ka namin ng pambili, walang ano to, kawail, ang init ng kanin na binigay ni ate, bagong saing. May tapong sa napansin nyo naman sa usapan namin kanina, wala talaga silang pangulam. Tapos, nakahanap para si Mr. ng pambili. Ay, yung pagkakabod kasi, hindi yung ganun kadali. Minsan maghapon, so parting gabi pa magiging pera kung mayroon. So, wala sila ngayon. So, pero tayo, bibigyan ng kaunting tulong sa kanila. Hello, BBM. Walisin natin. Kunyari lang pala yung ilan si kuya. Ilan taon si Bibi? Ano po, madalawa na ito sa December 27. Ah, dalawa. Kasi parang ang liit nga daw sabi nila. Pero breastfeeding naman, ano naman yung malakas? Ka, ano naman po sa akin. Nag-iinom ng gatas. 3,000 mga kawail yung bibigyan natin sa kanila. So, meron daw siyang order na... Kasi wala silang ilaw dito. Sula. Ilaw daw ay... Ilaw lang ng cellphone? Opo, ilaw ng cellphone at wala nga po talaga. Nag-order daw siya sa Shopee ng solar. Hindi pa dumarating. Ang problema, pambayad pag dumating. So, sana mabayaran nila pag dumating. Ano.
Tatlong libo ito po. Sige. Ang pangalan mo ate? Jessica po Balea. Jessica. Bali? Balea. Balea. Opo. Oh, Jessica Balea. Tatlong libo ito. So kung ano man ang may tulong niya sa inyo, pagpasensya niyo muna. No? Thank you po sa inyo. Ano bebe? Natakot lang talaga kanina. Kinabahan ako. Pero yung amoy talaga ako. Wala naman amoy po. Kaso po talaga natakot. Pasabi ko parang baliw ito. Ikaw kasi nagpunta doon ay si kuya dyan lang ay nag-ano. Kala ko nga ay ano lang. Wala lang. Hello. Naprank pala ako din ninyo. Hindi ka nagbalay ano? Hindi po lang. So ngayon pala gas lang ang ilaw nyo. Ano lang, cellphone saka yung flashlight na maliit. Ah, di paglubat na wala nang ilaw. Wala, hindi. Chinesis naman po namin dyan sa nanay ng asawa. Pero kumbaga, hindi nagmamadamag yun. Hindi magmamadamag. Hindi naman po kasi pinapatay ko. Kasi maliwanag naman sa loob. Kasi ito nga po, itong ano, kasi ito walang ano eh. Walang ano, pinto. Walang dinding. Ano lang, maliwanag pasok yung ilaw sa loob. Ayun. Kaya, pinapatay ko yung ano. Tapos natatakot din ako sa ang ano, hindi, ang liwanag sa loob. Sabi ko ba, pag sinilip tayo ay. Kaya hindi ko bang matanong bakit, ano, yung mga poste nyo, hindi nakabaon? Hindi nga, hindi pa nakabaon eh dito. Sabi ko nga ay, ibaon, ay, ayaw naman ang asawa ko. Simple, nag-ano talaga, nag-anap po ay para sa pamilya yan, po. Bali, mga kawal, yung bahay nila, nilipat lang pala dito. Opo, binuhat na mga asawa ko, 10 tao. Binuhat ng 10 tao, nilipat dito, bakit? Kasi doon nga, di ba sinabi ko po sa iyo na pinapaalis na kami doon. Pinaalis kayo doon sa kabila? Opo, kasi tapos binigla na lang ng nanay ng asawa ko na ilipat na lang biglang dito. Ilipat dito. So binuhat ito, kaya mga kawal, papapansin nyo, hindi nakabaon yung kanilang bahay. Pag ano nga, pag umakit, gumalog. Gumalog. Opo, kasi. So, paano pag may bagyo, babalik tayo? Yun nga po. Maalis kayo. Lalo pag may hangin, maano pa, matutumba. So, pag may hangin naman, di naman siya gumagano. Hindi naman po. Maliban lang may siguro, pag may dumating yung na malakas. Opo po, lalo pag may bagyo. May, ano nyo mga kawal, di talaga. Ayan o. Di nyo nag... O sige, di ano. Kita man, kita. Kita naman po, ayun yung ano. Oo, dyan yung ano. Dating posisyon. So, ayon sa kwento mga kawal ni ate, may sampung noong unang panahon, uso pa yung tinatawag na bayanihan. Ito nga po ay pinapanday lang bahay, dito. Binubuhat. Pinapandayan kasi hindi nga marunong magpanday yung asawa. Itong bahay nila ate ay sa kanya, nailipat sa pamamagitan ng bayanihan. 10 tao daw yung nagbuhat. Mabuti, maliit lang naman yung bahay, kaya kayang-kayang buhatin ng mga tao. Bali, yung 10 tao, mga taga rito lang taga dito lang po mga... Ilang ano na, may ilang linggo na. May ilang linggo na itong nailipat. Siguro ma... May isang buwan na? May isang buwan na po magano. Ayun, so may lipat. Kaya lang, hindi pa nakakabaon. Hindi pa nakakabaon yan. Salamat po sa... salamat po sa binigay po ninyo. Ayan. Yung maraming salamat po. Wala naman pong iba. Ayan.